Hello everyone, in today's lesson, we are going to learn how to use the verb have. Okay, katulad ng inyong nakikita, yung have, has, at saka had. Itong dalawa na to, yung has, at saka yung had, galing lang din sa iisang verb na have. Okay, so ang pinakasalitang ugat talaga nito ay have. Okay, itong have, marami pong gamit yan. Okay, isa sa gamit ng verb na have ay yung kung ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa ownership or relationship. Ibig sabihin ng ownership, yan yung mga bagay na pag-aari mo. Okay? Relationship yun yung mga tao o hayop na related sa iyo. Okay? So, gagamit ka ng have to show ownership or relationship. Okay? So, yung have at saka has, ginagamit to sa present tense. Ibig sabihin ng verb na have ay magkaroon. Okay? Or mayroon. Magkaroon or mayroon. Ngayon, itong have, mayroon siyang present tense. Ang present tense niya, gagamit tayo dyan ng have or has, depende sa subject. Okay? Kasi kung ang subject natin ay I, you, we, at saka they, gagamit tayo dyan ng have. And then, kailan pa natin ginagamit yung have? Kapag yung subject natin, okay, ay plural. Ginagamit din natin sa plural nouns. Ibig sabihin, kung ang subject natin, di ba madalas pag gumagawa tayo ng mga sentences, yung subject natin maaring nouns or pronouns. Ito, kung pronouns, ang pinag-uusapan dun sa subject, kung ang subject ay itong mga ito, ang gagamitin natin ay have. Pero kung ang subject natin ay tumutukoy sa noun or nouns, pag plural yung nouns na tinutukoy dun sa subject, okay, gagamit tayo dyan ng have. And then, ang ano naman, kung ang subject naman natin na pinag-uusapan sa pangungusap ay he, she, at saka it, gagamit tayo dyan ng has. Okay? And then, kung ang subject natin na pinag-uusapan sa isang pangungusap ay tumutukoy sa singular nouns, okay, gagamit naman tayo dyan ng has. Okay? And then, ito yung present tense. Okay? Pagdating naman sa past tense, hindi na tayo gagamit dyan ng have and has, kundi ang gagamitin na natin ay had. Nagpapakita yan na ang isang bagay na pag-aari mo or kung kailan ka nagkaroon ng isang bagay o kung kailan ka nagkaroon ng isang tao na related sa iyo, tumutukoy yan sa past. Ibig sabihin, tapos nang mangyari. Okay? Kaya, mapapansin natin dito sa had, singular man or plural, okay? Plural or singular man ang subject, gagamit tayo dyan ng had. Kung ang subject naman natin ay singular or plural, ang gagamitin din natin ay had. So, ang ibig lang sabihin nito, kung ang subject na pinag-usapan natin, singular man or plural, pare-parehas lang na had ang gagamitin natin. So, hindi masyadong nakakalito ito. So, yan yung guys. So, tatandaan natin na ang dinidiscuss ko ngayon guys ay tungkol sa paggamit ng have na may kinalaman sa ownership or relationship. Ngayon, ito na yon, okay, kung paano siya ginagamit. Ngayon, magbibigay na tayo ng mga examples. Sa ganun guys, lalo natin maintindihan. Dito, sa hilera na to guys, dito yung tinatawag natin na affirmative statement. Okay, itong ano, affirmative statement, ang ibig sabihin, yung isang statement na sinasabi dito ay totoo. Okay? Makatotohanan. Dito naman, sa banda dito ay negative statement. Pag sinabing negative statement, yung isang bagay ay hindi totoo. Tandaan natin, gagamit tayo ng have pagdating sa present tense. Okay. Ngayon, ang subject natin ay I. Okay? So, merong present tense at saka past tense. So, sa present tense, gagamit tayo dyan ng have. Pag sinabing I have a car, at present time, meron akong car. So, sinasabi ko sa iyo na meron akong car. Meron akong isang sasakyan. Or ako ay merong isang sasakyan. Ito yung affirmative. Sa negative statement naman niya, gumamit tayo dyan ng don't. Okay? Nagpapakita yan, guys. Tatandaan natin yung don't, galing yan sa towards na do not. Okay? Kaya, pwede mo sabihin na, I do not have a car. Pero, mas gamitin talaga yung constructed form. Ibig sabihin, yung towards na do not, magiging don't. Okay? Pinag-isa yung towards, kaya naging don't. Then, don't forget yung paglalagay ng apostrophe. Okay?
bago yung letter T. Okay? Pag sinabing I don't have a car, ibig sabihin, ako ay walang sasakyan. Wala akong sasakyan, ibig sabihin niya. So, tatandaan natin, yung have kasi, nagpapakita yan na ang ibig sabihin ng have kasi sa Tagalog ay mayroon. Ngayon, kung ipapakita mo na yung isang bagay ay wala ka, gagamit ka dyan guys ng do not or does not. Okay? Kaya lang ang subject natin kasi ay kaya gagamit tayo dyan ng do. Okay? Do ang gagamitin natin plus not. Okay? Kasi ang subject nga natin ay I. Then, pag sinabing I don't have a car, so ako ay walang sasakyan or wala akong sasakyan, ibig sabihin niya. And then, mapapansin natin, gumamit pa rin tayo dito ng have. So, nandun pa rin yung have, kaya lang bago mag-have, meron tayong word na don't. So, tignan natin kung paano binuo yung sentences na to. Subject muna, then yung salitang don't, and then yung have. Then, yung kung ano yung bagay na wala ka. Okay, pagdating naman sa past, guys, I had a car. For example, guys, at present time, yung car na meron na ako before, wala na ngayon. Kasi maaring binenta ko na kahapon, o kaya binenta ko na last year, last month, o kaya last year binenta ko na. So, pwede kong sabihin na I had a car, ibig sabihin, may sasakyan ako dati. Okay? Or, sa nakaraang panahon, ako ay may sasakyan. Okay? So, ako ay mayroong sasakyan dati. Ibig sabihin yan. Okay? And then, pag sinabing I didn't have a car, so, okay? So, kung tatanungin mo ko na, did you have a car? Nagkaroon ka ba ng sasakyan? So, ang tinatanong mo kasi, kung in the past ba or sa nakaraan, nagkaroon ba ako ng sasakyan? So, pwede kong sabihin na, in the past ay hindi ako nagkaroon ng sasakyan. Or, noon, wala akong sasakyan. Gagamit ka dyan, guys, ng, kasi past na yung sinasalaysay mo na hindi ka nagkaroon. So, gagamit ka dyan ng did plus not. Okay? Did plus not. Ngaya lang yung did not, pinaiksi kaya naging didn't. So, I didn't. So, subject muna. Then, didn't. Then, have. Plus yung kung ano yung bagay na hindi ka nagkaroon. Or another complement ng sentence. Okay, so, pag sinabing I didn't have a car, mapapansin din natin guys na gumamit tayo dito ng have. Pero dito ay past tense. Okay? So, tatandaan natin kung gagamit tayo ng don't at saka didn't. Tapos, susunod na yung verb na have. Okay? So, hindi tayo dyan gagamit ng had. Kasi, for example, I didn't had a car. So, hindi pwedeng madoble yung past tense. Kasi, ang pinaka-main verb na natin dito, na pinag-uusapan ay didn't. Okay? Itong didn't, nagpapakita na yung sinasalaysay mo ay in the past na siya. Okay? Nangyari siya in the past. Ibig sabihin ng we kasi tayo o kaya kami. So, we have a big house. Okay? Tayo ay mayroong isang malaking bahay. So, isa lang yung bahay na binabanggit natin. Kaya gumamit tayo dyan ng Then, malaking bahay. We have a big house. Next, pagka negative yung statement, sinasabi ko sa'yo na wala tayo. Okay? O kaya wala kami. Okay? Wala tayong malaking bahay. Wala tayong malaking bahay. Okay? We don't have a big house. Pagdating naman sa past, okay? Pwede kang sabihin na in the past, meron tayong malaking bahay. Pwede mo rin sabihin na in the past, nagkaroon kami, okay? Nagkaroon kami ng malaking bahay or nagkaroon tayo ng malaking bahay. Kasi nga, past na siya kaya gagamit tayo dyan ng had. Okay? And then, pagdating sa past tense, na negative statement naman, kung isinasalaysay ko na in the past, hindi tayo nagkaroon ng malaking bahay or hindi kami nagkaroon ng malaking bahay. So, gagamit na naman tayo dyan ng did not. Okay? So, we didn't have a big house. So, yung did not, tatandaan natin, pinaksi kaya naging didn't. So, we didn't have a big house. So, ibig sabihin, hindi tayo nagkaroon ng malaking bahay or hindi kami nagkaroon ng malaking bahay. Yun yan. So, tatandaan natin, itong pagkakagamit ng don't dito, I don't have a car, wala akong car, ibig sabihin. Pag dito naman, I didn't have a car, hindi ako nagkaroon ng car. So, ang pagkakagamit naman dito ay hindi nagkaroon.
Okay? Hindi ako nagkaroon ng car. Okay? Yun yun. Okay. Kung ang kausap natin, di ba, ikaw or kayo. Sa English kasi, guys, kung ang kausap natin ay singular man or plural, parehas lang na ang gagamitin natin ay you. Ibig sabihin ay ikaw or kayo. Ngayon, pag sinabing you have a good friend, ikaw ay mayroong isang kaibigan o kaya kayo ay mayroong isang kaibigan. Okay? Pagdating sa negative, you don't have a good friend. Wala kang mabuting kaibigan. O kaya, wala kayong mabuting kaibigan. Next, pagdating sa past, in the past, okay, nagkaroon kayo ng kaibigan or nagkaroon ka ng kaibigan. So, pwede kong sabihin sa'yo na you had a good friend. Ikaw ay nagkaroon ng isang mabuting kaibigan. Kayo ay nagkaroon ng isang mabuting kaibigan. Ibig sabihin ng had, guys, tatandaan natin, in the past, nagkaroon ka or nagkaroon kayo. Kaya lang ngayon, at this time, wala na. Okay? At this time, wala na. Next, you didn't have a good friend. So, ibig sabihin nito, pwede mo rin to, guys, yung you had a good friend, meron kang isang mabuting kaibigan dati. Pwede rin na ikaw ay nagkaroon ng mabuting kaibigan dati. Okay? Or kayo ay nagkaroon ng mabuting kaibigan dati. Okay, you didn't have a good friend. So, in the past, okay, hindi ka nagkaroon ng mabuting kaibigan. O kaya, hindi kayo nagkaroon ng mabuting kaibigan. They have a dog. Okay, sila. Pinag-uusapan natin. Kung ang pinag-uusapan natin ay isa mahigit. Okay? Sila, ibig sabihin. Sila ay mayroong isang aso. Okay, they have a dog. Sa negative statement naman, they don't have a dog. Ibig sabihin, wala silang aso. Okay, wala silang aso. Okay? In the past, nagkaroon sila ng aso. Pero ngayon, wala na. So, they had a dog. Nagkaroon sila ng aso. Okay? They didn't have a dog. So, sila ay hindi nagkaroon ng aso or hindi sila nagkaroon ng aso. So, ang mapapansin natin dito, guys, pag ang subject ay I, we, you, tsaka they, pagdating sa present tense, gagamit tayo dyan ng have. Okay? Pagdating naman sa past tense, okay? Kung ang isang bagay na nagkaroon ka, okay, nagkaroon ka ng isang relationship sa isang hayop o sa isang tao, okay, nagkaroon ka ng bagay na pag-aari, nangyari na in the past at present time wala na. So, gagamit na tayo dyan ng had. Ibig sabihin sa Tagalog niya na ay nagkaroon. Ito naman, yung have, ibig sabihin na ay mayroon. Pagdating, ito lahat to, guys, affirmative statements or positive statements. Dito naman, ito naman yung negative statements natin. Okay, so gagamit tayo dyan, guys, ng do not. Kasi, tatandaan natin ang subject natin, I, we, you, at saka they. Pag yan ang mga subject na pinag-uusapan, at saka yung plural subjects, gagamit tayo dyan ng do plus not para sa negative statement. Okay? Pagdating sa present time, pagdating naman sa past na yung pinag-uusapan, pagdating sa negative statement, ito yung mga past na, gagamit naman tayo dyan ng did plus not. Okay? Did plus not. And then, hindi mawawala, guys, yung word na have. Okay, tatandaan natin, gumamit tayo ng don't have para sa present tense, didn't have para sa past tense. So, anong mapapansin natin? Pag gumamit tayo, guys, ng do at saka did, yung verb natin na have, ganun pa rin. So, walang pagbabago. Okay? Ganun pa rin siya. So, hindi tayo pwedeng gumamit dito na didn't had. Hindi pwedeng ganun, guys. Ito na yung palatandaan na ang pinag-uusapan natin sa sentence ay past na. So, gumamit na tayo dyan ng word na did. Okay? So, kung gumamit tayo dyan ng word na did, ang kasunod na verb, which is yung have, hindi na tayo gagamit dyan ng another past tense. Kung hindi, dun na tayo sa, ang gagamitin na natin na tense ng verb, sa susunod na, yung susunod na verb, ang gagamitin natin na tense ay yung pinaka-present tense ng verb, or salitang ugat na ng verb. The employees have a project. Ang subject kasi natin na pinag-uusapan dito ay the employees. Pag sinabing the employees, okay, plural yung subject natin. Kaya ang gagamitin natin dyan ay have, okay? So, pagdating sa present tense, the employees have a project. So, sa kasalukuyan or at present time, yung mga empleyado
ang mga empleyado ay may isang proyekto. Pero kung sabihin natin na yung proyektong yan, nagkaroon sila in the past, halimbawa yesterday, or last month, last week, or last year, pwede natin sabihin na the employees had a project last month. Okay? Di ko na nilang nilagay. Bahal na kayo guys, pwede ninyong idugtong. The employees had a project last month, or last year, last week, gano'n. Basta the employees had a project, ibig sabihin, ang mga empleyado ay nagkaroon ng isang proyekto. Okay? Pwede mo nang idugtong doon kung kailan nangyari yun. Again, pagdating sa negative statement, okay, the employees don't have a project. So, ibig sabihin, at present time, ang mga empleyado, or sa kasalukuyan, ang mga empleyado ay walang proyekto. Okay? Okay, kung in the past, or sa nakaraang panahon, halimbawa, yesterday, last week, okay, last year, last month, ay yung mga empleyado na tinutukoy sa sentence na ito ay hindi sila nagkaroon ng isang proyekto. So, pwede mong sabihin na the employees didn't have a project. So, ang mga empleyado ay hindi nagkaroon ng proyekto. Pwede mong idugtong kung kailan yon. The employees didn't have a project last month. Pwede ganun. Okay? Tatandaan natin kung ang subject natin ay he. Okay, he, she, it, at saka yung mga singular na nouns. Okay, ang gagamitin naman natin dyan ay has. Okay, so for example, lalaki ang ating pinag-uusapan dito. Halimbawa, si Peter. Pag sinabing si Peter, pwede mong sabihin na siya. Kung ang tinutukoy mo na siya ay lalaki, gagamit ka dyan ng he. Pero kung babae, gagamit ka naman dyan ng she. Okay. Siya ay may isang libro. Okay, o kaya pwede mong sabihin na meron siyang isang libro. Okay, in the past or sa nakaraan, nagkaroon siya. Pero ngayon at present time, wala na siyang libro. In the past lang. Okay, so pwede mong sabihin na he had a book. Siya ay nagkaroon ng libro. Pwede mong inugtong dito guys kung kailan yan. He had a book yesterday. Siya ay nagkaroon ng libro kahapon. Pwede gano'n. Okay, he had a book. Siya ay nagkaroon ng isang libro. Okay. At present time, okay, di ba, sabi natin, meron siyang isang libro. Pero kung at present time, wala siyang libro, pwede mong sabihin na, he doesn't have a book. Wala siyang libro or siya ay walang libro. Okay? Kung in the past, halimbawa, yesterday, basta nakalipas na, hindi siya nagkaroon ng libro. So, sasabihin mo, he didn't have a book. So, hindi siya nagkaroon ng libro. Pag babae ang tinutukoy natin na siya, halimbawa si Jennifer, so siya, okay. She has a brown wallet, okay? Siya ay merong isang brown na wallet, okay? At present time. Pero kung in the past, nagkaroon siya, at present time, wala na siyang brown na wallet, ito ang sasabihin natin, she had a brown wallet, okay? So, siya ay nagkaroon ng brown na wallet. Ibig sabihin ng nagkaroon, nagkaroon siya before, pero ngayon wala na. Okay, pagdating sa negative statement, di ba, siya ay mayroong brown na wallet or mayroon siyang brown na wallet. Dito naman, she doesn't have a brown wallet. Okay, at present time, sinasabi mo na siya, okay, siya ay walang brown na wallet or kaya wala siyang brown na wallet. Okay, next. Okay. Kanina, the employees. So, plural yung noun na pinag-uusapan natin. Gumamit tayo ng have. Okay? Dito naman, yung subject natin ay singular. So, the dog. Okay? The dog has a ball. Okay, gumamit tayo dito ng has. Okay? Okay, yung subject natin ay singular, the dog. Okay? Tatandaan natin, sometimes, di ba, yung dog meron silang sariling bola kasi yung mga aso, di ba, naglalaro. So, pwede natin sabihin, the dog has a ball. So, ngayon, nakikita ko, yung aso ay merong bola. Okay? At present time. Pero kung in the past, yung aso, wala na siyang bola ngayon, pero in the past, nagkaroon siya, halimbawa, nung nakarang linggo, o kaya nakarang buwan, o kaya yesterday, the dog had a ball. Ibig sabihin, ang aso ay nagkaroon ng isang bola. Kaya, ang aso ay nagkaroon ng bola. Okay? Pero at present time, wala na siyang bola. Okay? Pagdating sa negative, okay? Ang aso ay merong isang bola. Sa negative, ang aso ay walang bola. O kaya,
walang bola ang aso. Okay? Walang bola ang aso or ang aso ay walang bola. Next, pag in the past, sinasabi mo na yung aso ay hindi siya nagkaroon ng bola. So, sinasabi mo, the dog didn't have a ball. So, ang aso ay hindi nagkaroon ng bola. Kaya, hindi nagkaroon ng bola ang aso. Okay? Pwedeng ang tinutukoy ng it ay isang hayop, okay, isang bagay, o kaya isang idea. Pero dito, ang tinutukoy ko ay yung tungkol sa libro. Okay? Okay, meron akong libro dito. Okay? So, for example, guys, ito, yung libro na to, pwede kong sabihin na, at present time, ngayon, okay, sa kasalukuyan, it has a cover. Okay? It had a cover. Halimbawa, yung libro na ito, ngayon, wala na siyang cover. Pero, in the past, nagkaroon siya ng cover. So, pwede mo sabihin na, it had a cover. Nagkaroon ito ng cover. Okay? Ito ay mayroong cover. Ito ay nagkaroon ng cover. Okay? Pagdating sa negative statement, okay, sa kasalukuyan, ngayon, yung libro na ito ay walang cover. Pwede mo sabihin na, it doesn't have a cover. Ito ay walang cover. It didn't have a cover. Kung ang tinutukoy ko, yung libro na ito, in the past, ay hindi talaga nagkaroon ng cover. Okay, ulitin ko guys ha. It has a cover. Sa kasalukuyan, ito ay may cover. Okay. Pag sinabi natin na it doesn't have a cover, ibig sabihin, sa kasalukuyan, ito ay walang cover. Okay? O kaya, wala itong cover. Okay? It had a cover. Ibig sabihin, ang libro na ito, sa nakaraang panahon, nagkaroon ng cover, pero sa kasalukuyan, wala ng cover. Kaya, pwede mo sabihin na, it had a cover, ito ay nagkaroon ng cover. Pag sinabing, it didn't have a cover, sinasalaysay mo dyan na in the past, o sa nakaraang panahon, ang libro na ito ay hindi nagkaroon ng cover. So, hindi ito, or hindi ito nagkaroon ng cover, okay? Pero ang tinutukoy mo doon ay nakaraan na. Kaya gumamit tayo dyan ng didn't. So, anong mapapansin natin dito, guys? So, tatandaan natin yung paggamit ng have kung ang subject ay I, you, we, at saka they. And then, kung ang subject ay plural, okay? And then, kung ang subject naman natin ay he, she, it, at saka yung singular subjects, gagamit naman tayo dyan ng has. Pero, meron silang pagkakatulad. Pagdating sa past tense, singular man or plural ng subject, gagamit tayo dyan ng had. Okay? Had, then had. Okay? Tatandaan natin kapag gagamit tayo dyan ng do not or does not, plus yung verb na have, gumamit tayo dito ng do not, ang kasunod na verb ay have. Okay? Dito naman, gumamit tayo ng doesn't. Okay? Doesn't kasi singular yung subject natin. Gumamit pa rin tayo dyan ng have. So, mapapansin natin, kapag gagamit tayo dyan ng don't at saka doesn't, okay? Ang kasunod na verb ay nandun sa pinakasalitang ugat. Okay? So, huwag tayong malilito dyan, guys, ah. Parehas lang. And then, pagdating sa past tense, guys, sa negative statements, gumamit tayo ng didn't. Okay? Didn't. Then, okay? Ang kasunod na verb ay have. Okay? So, walang pagbabago. So, gumamit tayo ng didn't. Then, ang kasunod na verb ay nandun sa form na, nandun sa pinaka-base ng verb. Ibig sabihin, nandun sa pinaka-salitang ugat ng verb. Yung salitang ugat kasi ng verb na have ay have, di ba? So, gumamit tayo ng didn't pagdating sa past tense. Yung did, okay? Nagpapakita yan na ang tense ng verb ay past tense na. Okay? So, hindi tayo pa pwedeng gagamit dyan ng did, had. Kung hindi, didn't plus yung base form ng verb o salitang ugat ng verb, which is yung have nga. So, yun guys ha. Kung meron kayong tanong tungkol dito sa formation or sa pagkaka-form dito sa mga sentences natin, just comment below at akin pong sasagutin. Okay? Okay guys, tatandaan natin kapag tungkol sa present tense yung tinatanong natin, okay, gagamit tayo dyan ng do at saka does. Okay, dahil ang subject natin ay I,
Okay? Singular yung I, kaya lang kasama siya sa exempted to the rules na kung saan yung I, madalas tumatanggap yan ng plural na verb. Kaya tatanggap siya ng plural na verb, which is yung do. Okay? Pag singular naman yung subject kasi natin, katulad ng he, she, it, at saka singular nouns, ang gagamitin naman natin doon ay does. Okay? So, I, we, you, at saka they, gagamit tayo dyan ng do pagdating sa pagtatanong na ang tense ng verb ay present tense. Okay, sa kasalukuyan, ngayon, do I have a car? For example, guys, I'm asking myself, do I have a car? Meron ba akong car? Kung ang sagot ko ay, yes, I do. Okay? Kung positive, meron akong car, pwede kong sabihin na, yes, I do. O kaya, kung negative, wala akong car, pwede kong sagutin ng aking sarili, no, I don't. Okay, example lang yan, guys. Okay, ito ang madalas na kung paano sumagot, kung paano sagutin yung bagay na tinatanong tungkol dun sa pag-aari natin. Okay, so may napansin tayo, guys. Yes, I do, at saka no, I don't. Yun lang ang, hindi natin pinahaba to, guys, ha. Katulad nito, yes, I have a car. No, I don't have a car. Kasi, ang mga foreigners kasi, guys, foreigners, so yung mga English native speakers, mahilig sila dun sa ang sagot ay mas pinaiksi yung phrase kaysa dun sa mas mahaba. Ayaw nila kasi ng paulit-ulit, guys. Kaya, ganyan yung pagsagot nila. Okay? Yan ang tamang pagsagot. Kung ito ang tanong. So, do muna din subject. Di ba kanina, I have a car. Okay? So, kung magtatanong ka, lalagyan mo lang ng do dun sa unahan. So, do, then subject, then have, then another complements na, okay, ng sentence. Then, yung other complements of the sentence. So, yun, do I have a car? Then, ang sagot ay, yes, I do. Ang sagot natin dito ay do, kasi yung tanong sa atin ay may kinalaman sa present tense, okay, do, kung positive meron ka. Pero kung negative, ang sagot mo ay, no, I don't. Okay, pagdating naman dito, guys, kung magtatanong, halimbawa ako, tatanungin ko yung aking sarili, okay? Did I have a car? Nagkaroon ba ako ng sasakyan? Kung ang sagot ko ay, nagkaroon ako, yes, I did. Okay? Yes, I did. Oo, nagkaroon ako. Ibig sabihin ng yes, I did, pag did I have a car, hindi mo nasasagutin, guys, ng yes, I had a car. Hindi ganun. Okay? So, ang pagsagot, guys, tatandaan natin, yes, comma, okay? And then, yung subject, ilalagay mo yung subject. Then, kung ano yung unang tanong, okay? Nagsimula sa did, kaya ang susunod, I did na. Okay? Pagdating naman sa no, kung ang sagot ay no, no, then yung subject, then susunod na yung didn't. Okay? Kasi negative nga eh. So, ang ibig sabihin na, no, I didn't. Parang, pag inanong mo yun sa pangusap, I didn't have a car. I didn't have a car. Okay? So, maiksi lang dapat. Okay, guys, ha? So, no, then subject, then didn't. Okay? Kasi negative. Diba yung negative statement natin kanina, I didn't have a car. So, hindi mo nasasabihin yung I didn't have a car. Kung hindi, no, tapos, comma, then I didn't. Okay? So, ganun lang yun, guys. So, do we have a big house? Okay, yung example natin kanina tungkol sa pagkakaroon ng malaking bahay. So, meron ba tayong malaking bahay? So, kung ang sagot ay yes. Okay, tungkol sa present. Okay, yes muna, then we do. Okay? So, do, nag-umpisa kasi sa do yung tanong. Okay, kaya do. Okay, pag no naman, ang sagot, no, we don't. Okay, next. Did we have? Okay, tapos na. Okay, nagkaroon ba tayo ng malaking bahay? Okay, so ang sagot, yes, we did. Okay, yes, then kama, then we did. No, we didn't. Guys, hindi pwedeng magbaliktad to, guys, ha. So, halimbawa, do we have a big house? Pag sinabi mong, yes, we did. We did. Yes, we did. Mali, kasi pag sinabi mong, yes, we did. Mali, guys. Kasi ang unang tanong kasi ay tungkol sa present. Nag-umpisa sa do. So, dapat, after ng subject, kung saan nag-umpisa yung tanong, which is yung do nga. So, we do. Pag negative, we don't. Okay? Dito naman, hindi pwedeng magkabaliktad na
did we have a big house? Nagkaroon ba tayo ng malaking bahay? Kung ang sagot ay yes, yes we do. So mali. Dapat yes, yes we did. Kasi yung tanong nag-umbisa sa did. Okay? Did. Then dapat did dito. Okay? Sa negative statement, no, then comma, then subject, then yung didn't. Okay? Kasi negative eh. Okay? So, parang ang ibig sabihin nito, guys, yung we do, we have a big house. Kaya lang hindi na papahabain. Basta sabihin mo lang, yes, we do. Automatic na yun na, yun na yung ibig sabihin, yes, we have a big house. Pag no, we don't, okay? No, we don't. Ang ibig sabihin niya, pagpapahabain mo, no, we don't have a big house. Yun yun. Kaya lang, kailangan maiksi lang, guys, eh, ang pagsagot eh. Kasi ang pinaka sinasabi mo na yes, we have a big house, nandun na sa sentence kasi, guys. So, huwag mo nang ulitin. So, ganun lang magpaiksi ng sagot. Pero, kompleto yung sagot. No, tapos, subject na we, then don't. Okay? Kasi negative statement, wala nga. Then, dito, guys, pag sinabing yes, we did, ang ibig sabihin niyan ay we had a big house. Nagkaroon tayo ng yes, we had a big house. Kaya lang, nandito na kasi yun. Okay? Yung tanong, hindi mo na pwedeng pahabain pa. Okay, so yes, tapos we did. Yun lang. Tapos yung no, we didn't. Ang ibig sabihin niya kasi, guys, we didn't have a big house. Okay, yun ang sagot. Kaya lang, nandito na nga sa tanong, so huwag ko nang ulitin. Basta no, then subject. Then yung may kinalaman dun sa tanong na past tense ba siya? O, past tense. Kaya gagamit tayo ng did. Then, negative ang sagot natin. Kaya, didn't. Okay? Hindi pwedeng yes, we didn't. At saka no, we did. Hindi pwedeng magbaliktad yan, guys. Ha? So, ito, positive. Positive to, statement. Dapat positive din dito. Negative statement dito. Dito, negative statement din. Okay? Do you have a good friend? Okay? So, meron ka bang mabuting kaibigan? So, at present time, tinatanong kita. Okay? Okay, ang sagot ay yes, you do. No, you don't. Pag negative, okay? Did you have a good friend? Yes, you did. No, you didn't. Okay? So guys, kung halimbawa, kasi medyo nakakalito to, guys, ha. Kung ako nagtatanong, halimbawa, tinatanong kita, do you have a good friend? Okay? Do you have a good friend? Okay, meron ka bang isang mabuting kaibigan? So, ang sasagutin mo kasi ay tungkol sa sarili mo. So, mag-uumpisa ka dito. Kung nagigets yung guys, kinakausap kita, ikaw nakausap ko, do you have a good friend? So, kung ang sagot mo ay, yes, I do, pwede mong yes, I do, no, I don't. Pwedeng ganun. Okay? Yes, I did, no, I didn't. Okay? Kasi ito, guys, yung tinatanong kita, parang ang ibig sabihin ng yes, you do, ako yung, kumbaga, ako tinatanong kita, ako rin yung sumasagot. Okay, guys, parang hindi kayo malito, guys. Ito kasi, yung do I have a car, kinakausap ko yung sarili ko at ako rin ang sumagot. Gets nyo? Okay? Ito naman, do you have a good friend? Tinatanong kita, ako rin ang sumagot. Do you have a good friend? Yes, you do. No, you don't. Ito dito naman, yes, you did. No, you didn't. So, ngayon guys, ito, ako ang nagtatanong at ako rin ang sumasagot. Pero, punta tayo doon sa tanong na ako yung nagtatanong, ikaw yung sasagot. So, for example, guys, ang tanong ko sa iyo ay, do you have a good friend? Okay, meron ka bang isang mabuting kaibigan? Tinatanong kita. So, kung sasagot ka tungkol sa sarili mo, dito ka mag-umpisa, guys. Okay? Yes, I do. Pag negative, no, I don't. Okay? Kung yun ang sagot mo. Kung past tense naman, di ba, tatanungin kita, did you have a good friend? Ikaw mismo ang sasagot. So, dito ka mag-uumbisa. Yes, I did. No, I didn't. Pagdating sa negative. So, nagigets yung guys, ha? Kung anong pinagkaiba nito, ha? Do they have a dog? Meron ba silang isang aso? Kung ang sagot ay meron, yes, they do. Pag negative, no, they don't. So, ano ang mapapansin ninyo pag nagtatanong? Do muna. Okay? Kasi pag hindi ka nagtatanong, they have a dog. So, kung magtatanong ka, lalagyan mo ng do. So, unahan. Kasi present time yung pinag-uusapan natin. Kaya gagamit tayo dyan ng do. And then, kung ang sagot ay yes, then it, comma, then subject, okay? Then yung, kung saan nag-umpisa yung tanong, okay? Yes, they do. Kasi tungkol sa present time, eh, di ba? Pag negative, no, they don't. Okay? Kasi negative, kaya gagamit tayo dyan ng don't, okay?
Next, did they have a dog? Nagkaroon. Nagkaroon ba sila ng aso? Pag ang sagot ay yes, they did. Oo, nagkaroon sila. Yes, they did. Pag ang sagot ay hindi sila nagkaroon, no, they didn't. So, mapapansin ninyo yung didn't, tsaka did, galing din dito sa unahan ng tanong. Okay? Ito naman, yung sagot na do at tsaka don't, may kinalaman din yan sa umpisa ng tanong, which is yung tungkol sa present time ang tinatanong. Okay? Dito naman tungkol sa past tense ang tinatanong. Kaya gumamit tayo ng did. Okay guys, pagdating naman sa subject na, kung ang subject natin ay he, she, tsaka it, gagamit tayo dyan guys sa pagtatanong, gagamit tayo dyan ng does. Kasi singular yung subject natin. Okay, so kanina, ang sentence natin ay he have a book. Okay, siya ay mayroong isang libro. Ngayon, pag magtatanong tayo, maglalagay tayo ng does. Okay, sa unahan. So does, then subject, then have, then yung other complements, okay, ng sentence. Pagdating naman sa past tense, okay, kanina, ang pagkakaayos natin ay, he had a book, okay? Ngayon, sa pagtatanong na may kinalaman sa past tense, gagamit tayo dyan ng did, singular man or plural ang subject. So, pare-parehas na gagamit tayo dyan ng did. Kanina, I, you, we, at saka they, gumamit tayo ng did. Ngayon, ang subject natin ay singular, he, she, at saka it, gagamit din tayo ng did. Okay? So, does he have a book? Ibig sabihin, meron ba siyang libro? Kung ang sagot ay yes, so, yes, he does. Okay? So, subject, then susunod na yung does. Okay? Next, pagka no, negative statement. So, no, then he doesn't. Kanina kasi ang statement natin, he doesn't have a book. So, he doesn't lang. Okay? Wag na natin itutuloy dun sa have a book. Kasi nandito na yung kanina. Nandito na yung have a book, oh, nandito na sa tanong. Okay? So, he doesn't lang. Okay? No, then go with he doesn't. Okay? Pagdating sa past tense, did he have a book? Nagkaroon ba siya ng libro? So, ang sagot ay, yes, he did. Okay, yes, then subject, then did. Okay? Kung saan nag-umpisa yung tanong. Next, pagka negative, no, he didn't. Okay? Kasi ang statement natin kanina, siya ay walang libro. He didn't have a book. So, dito, no, katunayan, hindi. Ibig sabihin, hindi. Hindi siya nagkaroon. Ibig sabihin yan, so, he didn't. Ibig sabihin, negative statement, ibig sabihin hindi siya nagkaroon. Okay? Does she have a brown wallet? Okay, meron ba siyang isang brown na wallet? Okay, kung ang sagot ay yes, she does, ibig sabihin siya ay meron. Okay, pag negative, no, she doesn't. So ngayon guys, papansin natin, hindi na natin inano yung she doesn't have a brown wallet. Yun ang pinaka-negative statement. Kasi, hindi na natin ilalagay yung have a brown wallet. Di ba? She doesn't. She doesn't lang. Kasi nandun na sa tanong. Wag na natin ulit-ulitin yan. Next. Did she have a brown wallet? Nagkaroon ba siya ng brown wallet? Okay? So, gumamit tayo ng did kasi nakalipas na. Okay? So, yes, she did. So, yes muna. Kasi positive yung ano, sagot eh. Then, subject na she. Then, kung saan nag-umpisa. Ibig sabihin, yes, she did. Oo, nagkaroon siya. Okay? So, hindi na natin dudugtungan to, guys, ha? Kasi dati tayo, nung naalala ko nung grade 2, kailangan kompleto yung sagot mo. Yes, she had a brown wallet. Instead, ang sasagutin lang natin ay yes, she did. Parang ibig sabihin, oo, siya ay nagkaroon. Ibig sabihin niya. Okay? No, she didn't. Ibig sabihin, hindi. No, hindi. Hindi siya nagkaroon. Yan ang ibig sabihin. Does it have a cover? Meron ba itong cover? Meron ba itong cover? O may cover ba ito? Yan ang ibig sabihin yan. Yes. Sorry guys ah. Ang subject natin ay it. Okay? Yes, it does. Okay? Kasi subject natin ay it. Then does. Okay, dahil singular, kaya does ang sagot. Yes, it does. Hindi pwedeng yes, it do. Hindi pwedeng yes, it do. Hindi rin pwedeng yes, it did. Hindi pwede. Kasi nag-umpisa sa tanong na does. Kaya dapat, pagkatapos ng subject, does na ang susunod. Kasi doon nga nag-umpisa. Pag negative naman, no, it doesn't. Okay? Kung gumamit tayo ng no, then
subject, then yung doesn't. Tandaan natin yung negative statement natin kanina. A cover. It doesn't have a cover. Ngayon, pag sinabing no, it doesn't, yun ang pinakasagot na natin, it doesn't. Kasi yung tungkol sa pagkakaroon ng cover, nabanggit na sa tanong. Okay? So, hindi na natin idudugtong. Basta no, then comma, it doesn't. Ngayon, did it have a cover? Pag sinabing did it have a cover, nagkaroon ba ito ng cover? Or, ibig sabihin, in the past, nagkaroon ba ng cover? Yung ito, yung tinutukoy, di ba yung libro kanina, yung example ko. Nagkaroon ba ito ng cover? Ibig sabihin yan. Gumamit tayo ng did, ibig sabihin, past tense na yung tinatanong natin. Okay? Kung ang sagot ay, oo, nagkaroon. Okay? Yes, it did. Okay, yes, comma, then subject, then did. Kasi nag-umpisa sa tanong na did. Okay? Next. No, it didn't. Ibig sabihin ay, hindi. Hindi ito nagkaroon. Hindi ito nagkaroon. No, it didn't. Tandaan natin, guys, sa pagta-translate ng English to Tagalog to English, hindi siya word for word. Kailangan malaman natin or maintindihan natin yung ibig sabihin niya. Okay? So, pag-aralan natin, guys, kung paano siya nangyari. Okay? Yung tungkol sa pagtatanong at saka yung tamang sagot. Ang tatandaan lang natin, guys, pag tungkol sa present tense, yung isang bagay, gagamit tayo sa pagtatanong ng does. Okay? Does or do. Okay? Depende sa subject. Kasi kung singular ang subject, alimbawa, he, she, at saka it, gagamit tayo sa pagtatanong ng does. Okay? Pag ang subject naman natin ay I, you, we, at saka they, at saka yung plural na subjects, gagamit naman tayo dyan ng do. Okay? And then, sa pagsagot ng yes at saka no, may kinalaman dun sa unang entrada ng tanong. Okay? And then, dito naman, sa pagtatanong na may kinalaman sa past, ibig sabihin, nakaraan na. So, gagamit tayo dyan ng did, singular man, or plural lang subject. And then, kapag sasagot tayo, guys, ng yes or no, may kinalaman din sa unang entrada ng tanong. Kasi past tense, so dapat past tense din yung sagot mo dito. Okay? So, yun ang pinakakompletong sagot. Okay? So, dyan, guys, natin malalaman na yung have at saka do may kinalaman sa isa't isa. Okay? So, sa pagtatanong, gagamit ka dyan ng do at saka do, does, at saka did. And then, sa pagsagot naman, gagamit din tayo dyan ng do, does, at saka did. Okay? So, yun naman, guys, ang aking may paglilingkod sa inyo. Sa mga baguhan pa sa aking channel, marami pa po tayong mga pwedeng mapanood na mga video na may kinalaman sa grammar na kung saan itinagalog ko po para lalo po natin maintindihan. Nandito lamang po, ilalagay ko dito after po ng video na ito. Dito po, kiklik lang po natin nang sa ganun mapanood natin. O kaya yung iba pong listahan, nandito po sa ibaba ng aking, sa description post ng video na ito, sa baba. Makikita po ninyo ang mga link po dyan ng mga English grammar Tagalog na nagawa ko na para mas lalo pong lumawak ang ating kaalaman. So guys, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much, guys.